Father and daughter. Ayan. Daughter, father. Hello, father. How are you? Oh, good. Are you okay? Okay. 15 million. We have 15 million for you as a gift. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 million. Okay. 15 million. From Mr. David Ilagan and from Stanley and I. Okay. Palakpan natin. Mr. David is from Bellevue, USA. Thank you. Whenever I can find more people, my friends. We can give you more. Give you. Okay. And then we will always ask them to help you. Okay. What's up, mga katol? What's up, bro? Kakarating lang po namin galing kina Mr. Chang, Abeoji, yan sa ating amang Koreano na yun nga na ano nga nadawit nga sa issue ng about kay Hungry Syrian. Actually ano naman eh, alam mo sa totoo lang gusto lang talaga niya magkaayos sila niya ano ni Hungry Syrian kasi. So yun lang naman yung ano yung pinapoint out niya. Okay, sa totoo lang. Kaso syempre, wala tayong magagawa. Lumala na lumala, lalo na yung mga vlogger, siraan kasi siya. Diba? Kung baka parang madown yung kanyang pagkatao. So, hindi rin natin siya masisisi. Diba? Hindi rin natin masisisi yung ano, yung mga tao na, yun nga, nag-judge nga sa kanya. O, tapos, pinaglaban si Basel. Syempre, kanya-kanya ano naman kasi tayo. Kami naman, pinaglaban din naman namin yung side niya. Diba? For him, nung pumunta kami sa kanya, talagang wala naman siya ibang hinahangad kundi yung mabalik lang yung ano yung dating siya. Kasi, di ba? So, totoo lang nga, di ba? Nung hindi pa sila magkakilala ni Basel, ang dami kasi ng ano yun, ang dami niya mga napapasayang tao, ang dami mong ibili sa kanya, di ba? Yung kung saan siya nagtitinda. Baka parang mas enjoy niya yung buhay niya dati, sa totoo lang. Yun lang gusto ko ipaintindi ha. Yun lang gusto ko ipaintindi sa inyo. Hindi siya naghahabol ng kahit ano. Hindi siya naghahangad ng kahit ano. Kumbaga parang sa kanya kasi, yung salitang betrayal kasi na bilanggit ni Basel at mga bintawan yung salita na hindi naman natin kasi alam kung sino nagsasabi ng totoo. Diba? So, mas maganda kasi kung mapakinggan din kasi natin yung side niya. Sa totoo lang. Pero syempre, wala tayong magagawa kasi majority wins naman kasi, 'di ba? Kung baka sino yung mas madaming viewers, mas madaming papanig 'yan, kumbaga sa side niya. Baka itong isang to, ano nga naman ang laban niya, 'di ba? Baka kawawa siya kasi siya ang nakakaalam ko nito to. But anyways, wala lang doon na tayo. So ayan, antayin na natin na ano, na time will come. Na sila na yung mag-aayos sa ano sa problema nito. Ang gusto lang naman talaga niya may balik yung dating siya. Totoo nga naman, 'di ba, guys? Ito ano, aminin din natin ha. Sa totoo lang nung wala pa si Basel, hindi nagmimasok si Basel sa buhay niya. Sa totoo lang masaya siya noon. Kaya nga 'di ba, yung mga tao nag-request na natulungan siya ganito kanyan kasi sa totoo lang nakakaawa talaga ang buhay niya. Sa mga hindi nakakilala sa kanya, sa mga nag-judge agad sa kanya, hindi niyo lang alam. Nakakaawa talaga buhay niya kaya nga 'di ba parang tayo mga netizen huminga ng ano 'di ba ng shout out para matulungan siya 'di ba o gaya nung ginawa niyo nag-shout out kayo kay Basel sa 12 na videos na ginawa nila at tawag na kasi doon collab 'di ba 'di ba minsan nga nag-aaway mga mag-asawa mga vloggers na mag-asawa dahil sa collab nila sabay. Pagdating sa kitaan, 'di ba? Hindi naghahatian. Or ni wala man lang mapupunta dun sa ano sa let's say sa babae, ganyan, 'di ba? Oh. Sa isang side ng asawa, wala man lang mapupunta kasi sinolo daw ng asawa nito, ganito ganyan, 'no. Kumbaga yun lang din kasi yung ano naging ano ni Mr. Chang na total naman nakatulong din naman sa video niya kasi. Sana mabigyan din naman kasi siya kasi ang ano pala niya dito is at least may panggamot man lang siya, may pang 'di ba? Alam mo 'yon. May pantulong financial man lang sa kanya. Kaya sa tanda niya 'yon, talagang hirap na rin kasi talaga siya magtrabaho, guys. 'Di ba? 'Yun lang yung ano, 'yun lang yung pinupunto niya.
Kaya, sa mga nakakaintindi, salamat. Sa mga hindi naman, well, walang tayo magagawa. Diba? Kung sarado na isip nila, walang tayo magagawa. Yan. So, ito nga lang, itong pagpunta namin sa kanya, grabe, talagang nakita namin yung, ano, yung saya sa mukha niya. Kasi, di gaya ng dati na nakapagtinda siya, diba? Nandyan lang siya sa street, kahit pa paano, kahit napakasimpleng ganun lang yung ginagawa niya, nagkakaroon siya ng profit, mga ganyan, diba? Baga parang nagpapakahirap siyang magtinda sa, ano, sa street. Baga parang doon natutuwa siya kahit konting halaga lang yung kinikita niya, talagang as in masaya na siya. Pero ngayon, yun nga, yung tulad nga lang, ano, gaya nga ng sinabi ko, na hindi na siya ganung ano nakakabenta or alam tingin ko nga hindi na siya ano eh hindi na siya nagbebenta talaga eh kasi wala na eh kumbaga sirang-sira na rin kasi siya sa ano sa mga tao hindi tulad dati na talagang dinudumog siya di ba oh yan ang totoo di ba oh so anyway galing kami sa kanya at grabe parang alam mo yung maramdaman mo sa kanya yung ano yung saya sa mukha niya na kahit na may naabot kaming ano konting tulong. Shout out nga pala kay Madam Lipstick. Madam Lipstick actually mayroon siyang video ulit pero hindi ko pa napapanood ah. Nabanggit kasi doon ng mother ko na nasabi nga daw ni Madam Lipstick na bakit daw hindi ako nagsasalita nung in-interview namin si Mr. Chang. Gago! Samantalang nandun daw ako sa tabi niya, di ba? Yung pinost ng mother ko na vlog. Alam mo bakit hindi ako nagsasalita, loves? Ha? Gusto ko na talaga magsalita nun eh. Kasi talaga alam mo yun, gusto kong ilabas yung nasa ano ko, sa loobin ko. Anong ka nasisira, ulo? Ha? Kaso, alam mo bakit hindi ako makapagsalita sa harap nila. Ha? Kasi hindi ko sila naiintindihan. Eddie, wow! Hindi ko sila maintindihan yung pag-salita. Gago ka ba? Sabihin ko. Ano ka? Dahil joke lang. Hindi, syempre yung mga ganung usapan lang kasi, depends naman kung saan tayo papasok eh. Di ba? So, hinayaan ko na lang muna sila magsalita kasi ang gusto ko kasi intindihin. Saka siya nga pala, shout out nga pala kay Trending Now. Napatay niyo rin mga vlogs niyan kasi lahat ng mga trending ngayon, siyang naglalabas sa mga pangyayari, di ba? Well, may mga negative, may mga positive na about sa amin ng model ko, pero okay lang kasi naka-neutral naman kasi siya. Kaya okay naman. Para sa akin wala akong maano sa kanya. Kasi wala pa akong nababasang nga siya. Wala pa akong nababasang na ano. Hindi, ito kasi, may ano kasi siya, may comment kasi siya dun sa video ni Madam Lipstick. Yan. Nag-react si Madam Lipstick dun sa unang-unang videos namin. Video ko about sa kanilang tatlo. Yan. Ni PJ at saka ni Allen React. Saka yun nga, yung si Madam Lipstick nga yung pangalawa doon. Ito kasi nag-ano kasi si Trending Now. Nag-comment kasi na dapat ang content nila Mr. Chang magtulong small way para mag-gain ang puso ng tao. Yan. So to lang, ha. Isa lang din yung ano natin, yung layunin natin. Kasi nung minessage mo to, actually kahapon pa lang dapat pupunta na kami kaso nga lang nagpalpitate yung puso ng mother ko, nagpalpitate siya. Kasi yun nga, kumbaga parang nag-iisip siya paraan, gumagawa siya ng paraan para at least mabigyan ng tulong si Mr. Chang. Yun nga, gaya nga ng sinabi mo, in a small way, bago mo pa bago mo pa may message to, meron talaga kaming plano na tulungan siya. Yan. So, yun nga, may mga nakausap naman na kami na friends ng mother ko. Yan. At willing naman na tumulong financial. Kasi naiintindihan naman nila na yun nga 77 years old na nga naman yung tao. Yung iba kasi ayaw na nilang tumulong, takot sila tumulong kasi takot sila mabash.
yun po kasing katotohanan nun. So, depende naman sa kanila kung papangalanan namin o hindi. Or kung sila mag-abot, walang problema, at least kahit papano, matulungan na lang po natin yung ano, di ba? Yung matanda. Kasi kung tayo naman, kung nasa ibang bansa tayo, di ba? Sino-sino ba magtutulungan, di ba mga kabayan? Di ba mga kabayan natin? So, dito naman sa Pinas, at siya naman ng ibang lahi, sana kahit na hindi niya tayo kalahi, matulungan din naman natin siya. At lalo na yung mga Koreans, yan, mga kabayan nyo, mga kababayan yung Koreano, sana matulungan nyo naman, kahit papano. Pwede nyo siyang puntahan, pwede siyang kontakin, diba? Even in a small way lang po. Yan, yan na lang pakausap ko sa mga Koreano, ha? Kasi insan sana na, yun nga, kumbaga parang hindi nyo man lang tulungan, gito, insan sana na, alam mo yon na magiging negative yung thinking ko about sa inyo, yan, baka magiging negative yung isipin ko sa inyo, mas okay na ano na lang, na in a positive way na lang. Diba? Kung di nyo man siya matulungan ng ganun kalaki, at least kahit na malit na bagay na lang, o, kahit small things na lang yung maitulong nyo sa kanya, diba? Pwede nyo naman siya puntahan. Diba? Siguro naman, alam nyo naman po kung saan siya pupuntahan, or yung mga hindi pa nakakaalam, pwede nyo naman po siyang i-chat or kontakin. Yan, i-ano lang sila sa Facebook account nila. At, yun nga po, tulungan na lang natin siya, ha? Aww. Tulungan na lang po natin siya. Kasi gaya nga ng ginawa namin, yun nga, sabi ni Trending Now, di ba? Actually, talagang iisa lang yung ano eh, yung takbo ng isip natin, kasi nga, kagaling lang namin kay Mr. Chang, sa totoo lang, pagdating namin doon, ang gusto lang sana namin mangyari is iabot yung tulong na ibibigay namin sa kanya, kasi may nagpadala rin from US, yan, si David Ilagan, yung pagkalagay ng mother ko, para matulungan si ano, si Mr. Chang, kahit sa financial man lang, ganito. So, dahil din naman sa mother ko na antig yung puso ni ano, ni David Ilagan, kaya yun nga po, nagpadala po siya ng ano, nagpadala siya ng tulong. Yan. Tapos, kami naman ang mother ko, okay, nagdagdag na rin po kami ng kahit papalong maibigay dun sa ano. Hindi man po ganun, it doesn't matter naman po kung malaki or maliit. Okay? Shoutout nga pala kay David Ilagan kasi nagpadala siya ng $200. Yan. Equivalent po nun is 95 sa peso. At kami ng mother ko, dinagdagan na lang muna namin ng 5-5 para maging 15,000. Ha? Okay. And then, next time na kada punta naman po namin doon, pag-uun sa may magbigay na rin naman po, dadagdagan pa rin namin. Kaya yun, kahit na napakalit na bagay lang, yan, gaya nga lang sinabi nyo na unlike yung mga bigay ni ano, ni makikita nyo naman po sa ano, sa reaction niya, at maramdaman nyo naman po yung lubos na pasasalamat niya. Okay? Actually guys, eto ha, balikan natin ha. Eto yung nangyari sa amin doon. Pagdating kasi namin, inabot kasi namin agad yung ano, yung 15,000 sa kanya. So supposed to be dapat ano lang, pupunta lang kami doon para saglitin at iabot lang yung tulong na ano na ibibigay namin. And then pagdating doon, grabe, alam mo yun, talagang welcome niya kami. Tapos pinadiretso niya kami dun sa Riho Mart nga pala. Yan, pinakain niya kami dun. Yan, samgyup. Syempre, mga ano, specialty ng Koreans. Grabe, ang sarap ng ano nila, ng dinner ano nila sa amin. Actually, yung mga last time na nag-comment dun sa ano, unang punta namin dun. Kasi binigyan niya kami nun ng noodles, as in talagang isang box. Alam mo, came from nowhere na bigla siyang pumunta, tapos may bit-bit na siyang ano, isang box talaga na ano na ramen. Grabe, ang sarap. Isang box, hindi pa namin ubos hanggang ngayon, promise. Tapos yung mga sushi, yan, grabe. Ang talagang panalo yung ano, sushi nila. The best. Actually, ito yung lagayan nun eh, oh. Riho Mart. Yan. Located po siya sa ano, sa number 53 Aguirre Street. Yan, Paranaque. Oh, mo tanda-tanda ako pa, no? Kasi
binigyan nila kami ng yan, seaweeds. Oh yeah. Alam mo guys, ito yung unang-unang binigyan kami ni ano ni Abeuji, ha? Binigyan kami ni Abeuji ng isang box nito. My God, as in talagang isang box, ang dami. Wala lang mahal to. Unboxing. Wow, shit. Shit lang. This one's Riho. Grabe. Mura lang sa kanila guys. Like 14 pesos lang, promise. Aminin mo natin sa cruise set, saka dito sa amin, saka Vites. 40 pesos ang isa eh. Isang ganito sa amin is 40 pesos. Yan, binigay niya ano ni Tatay Abeoji. Pwede po kayo bumili na ito sa Riho Mart. Riho Mart, Riho Mart. Kasi ang bentahan talaga nito sa mga ano Korean Mart dun sa amin sa Quezon City, hindi ko na pangalanan, tsaka dito sa amin sa Cavite, 40 pesos. Swear to God, 40 pesos, isang piraso ha. Hindi itong tatlong to ha. Isang piraso, 40 pesos. Alam mo yon. And then sa kanila, meron po sila dun promo, 14 pesos lang ang isa. 1-4, take note, 14 pesos, okay? Sa mga Arabic, ano dyan, arbatash. Arbatash peso. So, sulit na sulit siya, guys. Actually, meron pa silang binigay na kikoman. Yun, parang soy sauce na, ano, na para sa wasabi. Yan. Tapos mamit maya, nawawala siya, ano, wala sa tabi namin. Kung ano-ano ni... Ganyan, may mga binigay siyang para daw sa atin, junk food. Yan, kasi may isang ano eh, may isang vlogger na nagsabing laman daw ng ano namin is junk food. Gago ka pa! Content namin. Yan. Shoutout na lang sa'yo. At yun nga, about sa kimchi. Ito, lagayan ng ano to, ng sushi sa totoo lang. Kaso dito ko nilagay yung ano, yung kimchi kasi yan. Hindi ko naman siya makakain, hindi ko siya maubos kapag yung isang ganun, isang container na ganun. Grabe ang sarap. Ayan guys, sip mo natin. Itong made in Korea. Meron kasi, dun sa supplier na ibinigay ni Abeoji, okay, sa pinakilala niya kay, ano, kay Basel, meron kasing, ano, dalawang supplier dun. May supplier sila na galing Korea at saka galing China. Ngayon, ang napili yata nila, ano, nila Basel para mas mura. Okay, is yung pang China. Hindi ko naman sa sinisiraan, hindi ko sa sinisiraan ha. Ito galing lang kay ano kay Abeoji. Kaya babanggitin ko sa next vlog ko. Kung anong ibig sabihin nung ano nung pinapaliwanag niya doon about dito sa kimchi ha. Ay grabe. Ang sarap. Riho Mart. Grabe yung sarap. And then of course, ang kanilang seaweeds. Tignan din natin ito. Sarap ito eh. Ito favorite ko eh. Dahil pag isamgyup ako, hindi pwedeng wala ito. Talagang mas in. Diba? Yung isang ganito, 120 eh. Yung isang tatlong pirasong ito yung sana, 120. So grabe, ilan mo naman guys eh. So, kita times. wala na. Wala akong masabi kaya ano. Kay Father Abeoji. Si, kumain natin. Ito masarap to eh. Masarap siya sa ano, sa mga samgyup. Grabe. Ang crunchy. Napakalutong. Ayoko nang tantanan. Nagulat lang ako kasi ano, as in 14 pesos lang sa kanila to, 14 pesos, ha? As in talagang napakasulit niya. Unlike dun sa ibang ano store, 40 pesos. Kung dati tinitipid ko yung isang ganito, pag bumibili ako ng tatlong piraso, kung hindi kasi yung tatlong piraso sa amin eh. Dati tinitipid ko siya. Talagang halos isang linggo ko pa yata maubos yung ganito, yung tatlong piraso nito. Pero sa halagang 14 pesos, kaya ko na yung ano,
Kaya ko siyang araw-arawin, di ba? At to galing din sa kanila. Apple juice. Grabe. Sarap. Yan guys, meron din sila neto, snacks. Yan. Hindi ko pa siya natitikman actually. Yan. Yan. Kaya, thank you na rin po talaga sa ano, sa Riho Mart. Yan. Riho Mart, located at 53 Aguirre Street. Yan, Paranaque. Yan, kasi matadaanan nyo yata dyan yung Southland. O, tapos, yun nga, makikita nyo yung ano doon, yung hilahilera sila na ano, na Korean Mart or mga samgyupsal, ano, restaurant. Talagang nakapila-pila talaga siya doon. May bago rin silang ano yun, may bago silang product ngayon. Corn dog, grabe, ang sarap. Ang sulit nung ano, nung corn dog nila. Guys, na-hold up na naman namin yung Riho Mart. Ano, Chong, di ba? Masarap mag-ano? Very good. Masarap mag-ano dito, mag-grocery dito yes. Kasi ngayon, na-hold up na naman yung Riho Mart. Alamang hindi mo yan maubos habang nag-backlog ka. Mmm! The best, the best. Yan ang bagong produkto ng ano, ng Riho Mart. Riho Mart. Korean hot dog. Naku ba, kayahin niya naman ito. Isang stick na busog ka na. Busog na busog ka na. Kaya thank you sa ano, sa Riho Mart. Yan. Thank you. At lalo na kay, ano, kay Abeoji. Yan, kumbaga parang sa kanya kasi in return lang yung ginawa namin eh. So kami ganun din naman, in return lang din yung ginawa namin sa kanya na talagang tinutulungan namin siya. Kaya sana guys, tulungan din natin siya, even small way. Alam nyo guys, hindi naman lingit sa kaalaman natin na ano eh, na yun nga, kumbaga before, makakasugal, di ba? Kumbaga naging gambler siya. Pero kita mo naman, naging honest siya sa atin, di ba? Inopen niya sa atin kung ano nangyari sa ano, sa naging buhay niya. Sana naman, huwag naman natin i-judge yung tao na porque nangyari sa kanya yung ganun dati is ulit-ulitin na lang niya. Galing na rin mismo sa inyo. At may kasabihan din tayo na may karapatang magbago ang isang tao. Diba? Bakit din natin siya bigyan ng chance? Oh. Kasi tao lang din naman tayo eh. Tao lang din naman siya. Hindi naman tayo perfecto kung sa totoo lang. Diba? Nasa kanya naman na yun kung sa edad niyang yan, 77. Sa ito lang, ito yung kwento niya sa naging journey niya. Na gusto niya ipamahagi sa ating lahat. Ito, galing sa kanya to ha. Siya raw kasi yung taong makakuha na natin ng aral. Totoo mo naman. Ito ang sabi niya. Sa kwento ng buhay niya, one day, naging milyonaryo siya. Diba? Talagang mayaman siya, yumaman siya. At yun nga guys, hindi niya lubos akalain na may isang araw pa lang darating na babagsak din pala siya, na maghihirap din pala siya. Pero ang kagandahan sa kanya, alam niyo guys kung ano, kahit na naghirap siya sa buhay, kahit na bumagsak yung mga negosyo niya, at yun nga naano nga siya sa ano, sa sugal, ito yung gusto niya parating. Tumaban pa rin siya, tumayo pa rin siya, hindi pa rin siya nag-give up. Hindi pa rin siya sumuko. Kahit na magbenta siya ng noodles, talagang sinikap niya para kahit papaano makasurvive, pabuhay, umangat, makaangat-angat ng konti na kahit papaano, nakapag-start na siya, di ba? Tapos, ang ganda na ng ano eh, kumbaga reputasyon niya sa ano eh, sa mga tao na, yun nga, dinudumog siya, kinagigiliwan siya na bilhan, sabay, yun nga, aminin man natin, di ba? Dumating yung araw na dahil sa nangyari sa kanila ni Basel is, alam mo yun? Kasi sa totoo lang, hindi naman natin siya maisisi dun sa naging reaction niya dun sa ano eh, about kay Raymond. Kasi hindi naman kasi talaga niya alam na
ganun yung ano, aminin man natin, collab kasi yung nangyari. Okay lang sana kung isang beses lang. At kung sana naman, sabi nyo nga na hindi naman si Basil yung may gusto, kagustuhan naman ni Abeoji na sumama or mano sa video niya, ano man lang ba yung bigyan niya, di ba? Kasi total naman nakagawa na sila ng 12 na vlogs. Yan, 12 na videos. So, bukod na kasi dun sa 10,000 na binigay niya nung una, wala na eh. Kumbaga, wala na kasi ano guys, wala na siyang naibigay na iba pa dun. Yung iba pa ni plano na lang. Plano pa lang. Siyempre, yung tao, mas kailangan niya sana ng ano ngayon, ng kumbaga pang araw-araw sana niyang income or pang gastos man lang. Yun lang yung ano ko, yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. So, wala sa inyo na yun kung ikakasama nyo or kung maintindihan nyo, kayo na pong bahala. Diba? Basta ang hangarin ko dito, i-open lang kung ano yung dahilan niya kung bakit pumantok sa ganito. Kumbaga magbigay aral or magbigay leksyon yung nangyari sa buhay niya. Nagpapasalamat na nito kami sa Riho Superman. Riho! Maraming salamat po sa Riho. David Ilagan, salamat po sa support ang binigay niya. David Ilagan! Thank you so much! Thank you so much! Okay! Yes, thank you. O diba, ang ganda pag happy lang. Happy! Vibes lang. Okay, happy. Thank you. Okay. Salamat man, thank you. Father and daughter. Father. Okay. Riho Mart. Yes. Nice. Okay. Alright. Thank you, Abeoji. Pak. Bye-bye, Chong Bobby. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Alright. Oh, Stanley, mission accomplished. Yes. Ayos na. Alright. Oh, yan. Off.